may kwento ko sa iyo. Ang ginagawa mo, dito muna tayo makasin na tayo dito. Pag-chismis na sarado pa siya. Ano ba chismis? Ang ganda ko kwento ko sa iyo. At may dala ka pa ng plancha dyan. Si Aling Carlota. Talaga? Ano ba yun? Sige na. Ito. O sige, upo na ako. Makaupo na. Alam mo ba yan? Diba? Yung Skumari, o. Ano siya? Si Atlong Kanto. Carlota, oo. Yung ating pangatlong kanto. Si Aling Carlota. Oo, naalala ko na siya nga. Yung anak niya. O, at nakakasaluro ko naman siya. Diba? Tumingiti naman siya sa akin, Mars. Eto na. Mga... O, sige, ganito kasi yun, Mars. Ha? Dalawang taon ata siya sa Dubai ata. Yung Dubai ata yung lugar na pinuntahan niya. Oo, sige. O, dalawang taon nga siya doon sa Dubai. Yung pagdating, hindi ka man lang makilala. Sige, pakinggan ko panik. Mihay, hindi ka man lang mahal. Ewan ko ba, no? Yung mga taong ganunan. Bakit nga ba yun? Parang sige. Nag-iiba ang ugali. O sa isip lang natin yun na nag-iiba ang ugali ng mga tao. Okay. Sina, sabihin mo sa akin bakit nag-iugali ugali ng ganun yung pamilya na yun? Lalo na si Carlota na yun at yung anak niya. Napunta lang naman ng ibang bansa. Oh. Hindi ka man lang mabigyan ng... Gusto nga. Ng kaisang sabon man lang. Kaisang... Alam mo yung ivory na pinamimigay, di ba? Pag-galing ibang bansa. Kaisang piraso lang, di ka man lang maabutan. Yes ko naman. Oh, sige nga. Anong mali sa akin? Ano hindi ganun? Sige nga. Oh, sige, ganito kasi yun, Mars. Ha, papaliwanag ko sa'yo, ganito. Hindi lahat ng mga tao mapipilis natin yan. Kung gusto niya magbigay o ayaw niya magbigay, sila may gusto niyan tayo. Huwag tayo mag-expect na naibigay sila. Diba? Ano ko, Mars? Eh, sila, malay mo naman. Hindi ka lang napansin sa kalsada, tapos ganun na agad ang ugali sa sabihin mo. Hindi ganun yun, Mars. Tapos, ako iba yan si Carlota, no? Kung hindi ka man niya bigyan, hindi ka naman niya bigyan. Anak niya kanya ng ganun bagay. Eh, malay mo, nag-abroad niya siya. Eh, tapos, hindi naman pala ganun kaganda yung sinahod niya. So, wala siyang pera sa patlo nila. Diba? Huwag mo tayo agad mag-iisip ng ganun sa kanila, sa kapwa natin. Lalo na sila naman nakapag-ibang bansa. Hindi, huwag Mars. Natin isipin hindi natin ganun yun. Pano ibang bansa, dapat naibigay sa atin, ganun. Hindi ganun yun. Masaka kung hindi ka naman niya pinapansin. Hindi ganun yun, Mars. Wala ka namang ano ito kung hindi niya pinapansin. Malay mo, ewan ko na lang yung tao at tulala kaya hindi ka niya napansin. Okay. Dapat minsan, huwag natin iisip lagi yung mga negative na ganun bagay. Yung mga ganun, mga eksenang ganun. Huwag tayong ganun, Mars. Alam mo, kunyari, ikaw nakapag-abroad ka. So, hindi mo naman din ako obligasyon na bigyan. So, thank you ako kung bibigyan mo ako. Kung hindi, ma. Iba siya. Iba siya, ba? Huwag tayong mag-expect lagi. Huwag tayong ganun, Mars. Iba yun. Yan ang hirap sa ating mga Pinoy kapag may nakapag-abroad na kapit-bahay. Iniisip natin agad na may iba na ugali niya. Hindi. Ano ko, Mars? Paano man lang, iba lang yung bihis nila. Naging maayos lang. Tapos kung maayos man, pero sapat lang yung pera para sa kanila. Yung binili na sapat ako, lang para sa kanila. Ako iba yung si Carlota, no? Diba? Eh kasi dalawang taong pa lang naman. Ano ko, Mars? Iba yung pati-anak niya, no? At tayo mag-expect na bibigyan ka agad. Mali mo na kalimutan. Hindi sila yung bibigyan ka pa niya kinagot. Ay, Diyos ko, sinain ko. At nasa ulirap na siya. Ang dalit, sinain ko pala, Mars. Teka, ako babalikan na nakita, Diyos ko. Alisa pala ako. Naalala ko. Ituloy na lang natin, Jess, misa natin sa sunod na araw. Ang pabay na.